to my channel, Cherry Butter PH. So ngayon, ipopropagate natin ang aking Calathea Illustres. So eto guys, ang aking Calathea Illustres. So I will be using reuse pot para ma-propagate natin ang baby ng ating Illustres. Isasabay na rin natin guys ang paglagay natin ng ating Osmocote fertilizer. I will also be using garden soil from our backyard, but this one is with a mixture of dried ipa ng palay. I also have with me water para madiligan natin siya right after the propagation. Ayan, kung titingnan natin, napakaganda ng pattern ng bawat leaves nitong ating Calathea. Nabili ko po ang baby ng plants na to 5 months ago. So ngayon, binigyan niya na tayo ng isang baby. Kaya gagawin na natin ang propagation. Ayan, as you can see, napakaganda ng lupa kung saan nakatanim ang ating Calathea. Andito pa rin yung mga Osmocote na linagay ko 3 months ago. Yan ang kagandahan ng Osmocote na fertilizer guys. Slow release ang pagbibigay niya ng fertilizer sa ating plants. Within 3 months, isang beses lang ako naglalagay ng Osmocote fertilizer. And then, every time na didilig tayo ng ating plants, doon rin lang naman siya nagre-release ng fertilizer sa plant. Ang kagandahan pa ng Osmocote fertilizer, kahit dumikit siya sa plant, hindi nasusunog or hindi nasusugatan ang ating plants. Minsan kasi may mga fertilizer na kapag nadikit or masyadong malapit ang pagkakalagay natin sa ating plants, may tendency na masugatan or masunog ang ating plants. So, eto na guys, na-separate na natin si baby Calathea from mother Calathea. Ayan guys, so kung mapapansin natin, may mga panibagong babies pa na pausbong sa ating Calathea. So, magandang balita ito. Mukhang mapapabilis ang pagpapadami natin sa varieties na ito ng Calathea. Eto naman, si mother plant. Since hindi pa naman ganun kadami ang kanyang mga ugat, hindi muna natin siya tatanggalan ng kanyang mga ugat guys para may possibilities pa din na tubuan siya ng panibagong mga babies. And then, etong soil kung saan nakatanim ang ating Calathea, kung titingnan natin, magandang klase pa naman ang soil na ito. Aside from, may mga nakamix pa rin naman dito mga Osmocote fertilizer, kaya gagamitin ulit natin ang soil na ito. And then, before natin ilalagay ang ating plants, maglalagay na tayo ng konting amount of fertilizer dito sa ilalim before natin ilalagay ang ating Calathea plants. So ako, dalawang part ang linalagyan ko kapag ako naglalagay ng Osmocote. Ito yung una sa ilalim before ilagay ang ating Calathea plants. And then later on sa ibabaw, maglalagay pa rin tayo ng another fertilizer na Osmocote. So kung mapapansin nyo guys, reuse pot lang ang ginamit ko, ang pinaglagyan ko nitong ating mother plant. So mga 2 or 3 months from now, siguro ita-transfer na naman natin siya sa medyo mas malaki-laking pot. Anyway, etong variety na to ng Calathea naman is hindi naman siya gaanong lumalaki. So mga maliliit lang na klase ng plants, etong mga imported Calathea na to. And then, etong soil na ginagamit ko, as I've said earlier, galing lang to sa aming backyard. So, mapapansin natin, napakaganda rin ng klase ng soil kasi medyo buhaghag siya. So, yun yung iwasan nating klase ng garden soil, guys. Yung mga malalapot or yung mga parang nagiging clay. So, yun yung iwasan nating gamitin. Eto naman, aside from buhaghag siya, may halo na rin naman kasi siyang rice hull. Ayan, eto na siya, gumaganda na siyang tingnan. Ang soil, idiin lang natin ng konti. Anyway, kahit naman idiin natin yan ng ganyan, since maganda yung mixture ng soil na ginamit natin, so hindi rin siya magkukumpul-kumpul later on. Pag binuksan natin yan, gaya nung binuksan natin kanina na kinatataniman nito previously, buhaghag at buhaghag pa rin yan guys. Ayan, so dagdagan pa natin ang kanyang soil para at least lumevel up siya kasing level siya nitong ating pot.
Madali lang namang alagaan ang kalateya na to, basta wag lang siyang ilalagay sa direct sunlight. Ang sunlight na kailangan or gustong gusto nila is yung sun between 7 AM until 10 o'clock in the morning. So kapag mga ganong araw, pwedeng-pwede pa naman silang masikatan. And then, ang watering naman, hindi advisable na everyday sila dinidiligan. Wala akong definite schedule ng pagdidilig. Tinitingnan ko lang ang klase ng soil nila, kung kailangan na ba nila ng dilig o hindi pa naman. Kapag may moist pa naman na nakikita sa kanilang soil, hindi ko muna sila winowater. Another way para malaman natin kung kailangan na ba nating diligan ang ating kalateya, ididip natin ang ating finger sa kanilang soil. Kapag may soil na dumikit sa ating finger, ibig sabihin may moist pa ang lupa. Kapag wala ng soil na dumikit sa ating finger, ibig sabihin kailangan na talaga natin silang i-water. Etong kalateya guys is my number one favorite among mga ornamental plants. Aside sa aglaonema and then of course mga anthurium, ito talagang kalateya ang isa sa pinakagusto ko. Bukod kasi sa sobrang low maintenance sila, napakaganda rin ng pattern ng kanilang mga leaves. As of now, I have 21 varieties of kalateya na nandito sa aking bahay. Karamihan doon, mga binili ko, yung iba naman was given to me by a friend. And then, yung iba naman is mga barter. So, kaya nakaipon tayo ng iba't ibang variety. Ayan, so tapos na nating iripat, tapos na nating ipropagate ang ating kalateya. Lalagyan na naman ulit natin siya ng Osmocote fertilizer on top of the soil. So ayan, as I've said earlier, every time na magwo-water tayo ng ating plants, magre-release naman sila ng fertilizer. Kaya mas maganda meron tayong fertilizer dito sa ibabaw and then meron din tayong dinagay doon sa ilalim kanina. Ayan guys, tapos na natin siyang i-propagate. I hope maparami natin siya soon. So for those who want to have this kind of variety ng kalateya, comment down below na lang po if you want. At kapag may mga bagong babies tayo, I will be giving it to you. Or if you are looking for another varieties of kalateya, please feel free to comment down below para yan naman ang i-feature natin sa next video natin. So, in watering our plant, ganito lang po, spray lang dapat kasi hindi rin maganda sa ating plants kung siya ay ma-overwatered. May tendency na mabulok ang ating mga dahon. So, yun lang naman po ang iiwasan natin sa ating mga kalateya. Iwasan nating ma-overwater and iwasan din naman nating ma-underwater. So, dapat tama lang. Ayan po. So, ayan. Propagated na ang ating kalateya illustres. So, nakapagparami na tayo. Ayan siya. Oh, ang baby. And then, eto ang mother plant. Thank you for watching. Bye-bye!